clearance around the rim. Well, hello. Out of the on biggest of all. In against Adelaide. And... nice side of... feeling good from the three. McCarron for Soto! Nakakagulat, nakakagulat, at nakakagulat. You will be shocked dahil sa dinami-dami ng mga reklamo ng mga bashers at talangka ni Kai Soto ay ni isa walang nagsasabi na walang skill si Kai Soto na pang NBA. Ito'y nakakagulat sa dinami-dami ba namang mga talangka ay iba ang kanilang reklamo. Pero ang tanong, kailan kaya magiging NBA ready si Kai Soto? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200,000 subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Guys, it is a very shocking reality na kahit ang daming mga talangka at basher si Kai Soto, ay wala namang nagsasabi na walang skill si Kai Soto o walang galaw sa loob o walang tira sa labas. Walang nagsasabi na hindi siya scorer at higit sa lahat ay walang nagsasabing maliit na lang ang kanyang potential. At ito'y nakakagulat dahil it only means one thing. Nakikita ng lahat ang obvious na kung saan isang very skilled player si Kai Soto in relation sa kanyang height. What the bashers say ay nakukulangan sila sa aggressiveness ni Kai Soto to the point na tinawag nilang tamad siya, which I beg to disagree. Kung tamad si Kai Soto, ay hindi niya sana naaabot ngayon kung ano ang nasa sa kanya. It is simple as that. It just happened na na-injured si Kai Soto when he played sa NBA Summer League na kung saan halos hindi na niya magalaw ang kanyang likod sa sobrang sakit at bumigay na talaga sa game against Boston Celtics. Hindi tamad si Kai Soto. Again, it just happened na meron siyang injury. At kahit sa FIBA World Cup ay meron pa rin injury si Kai Soto, kaya very obvious na nahirapan siyang gumalaw. Pero hindi yan nangangahulugan na tamad siya. Katulad rin yan sa mga nagsasabing slow daw si Kai Soto at binansagan pa nilang slow to si Kai. Pero again, nagiging slow lang talaga si Kai Soto nang nagkaroon siya ng back injury. And here's to prove my point. Let's enjoy his highlights. At sabihin niyo sa akin kung ito ba ang slow to na pinagsasabi ng mga talangka dyan. Feeling good from the three. McCarron for Soto! Samantala, si Victor Wembanyama ay nagtapos ng NBA preseason na may isa pang kamanghamanghang performance mula sa tip-off laban kay Stephen Curry. Kahit pa NBA preseason lang ito, si Victor Wembanyama ay naglaan ng oras upang ipakita ang kanyang kakayahan
bilang isa sa pinakamasayang manlalaro na panoorin sa basketball. Well, in case you need a recap, here is game 1. Game 2 and Game 3, all comically entertaining nights starring ang 7'4 na 19 years old na si Wemby sa kanyang amazing skills and instincts na parang isang veteranong guard. Ang rookie ng San Antonio Spurs ay nagtapos ng kanyang preseason sa isa pang makulay na performance nitong Sabado laban sa buong lakas ng Golden State Warriors. The Warriors at least had some fun with the challenge in front of them, sending the 6'2" Stephen Curry for the opening tip-off. Welcome to preseason. Well, pwede siguro nating kalimutan ang lahat ng mga nakakamanghang ginawa ni Wembanyama, gaya ng pag-block kay Klay Thompson sa 3-point line, at pagtira ng 3-pointer sa kabilang dulo o pagtalon mula sa gilid para sa isang two-handed dunk or putting Andrew Wiggins in the 7th circle of hell. Pero ang pinakakapansin-pansin ay kung gaano kadalas nahanap ng kanyang mahabang mga kamay ang flow of the game. Like in this 90-second stretch that saw him drain a long 2-pointer, score an and-one from the baseline, block Thompson, shoot the 3-pointer, block Wiggins, and make another 3-pointer. So talagang nakakamangha ang kanyang mga galaw. Si Wembanyama ay nagwakas sa laro na may 19 points sa 8 of 19 shooting, 4 rebounds and 5 blocks sa loob ng 21 minutes of action sa kanilang panalo 122-117 laban ng Golden State Warriors. Nasa punto tayo ngayon kung saan maari nating ituring si Victor Wembanyama bilang isang early career Shohei Ohtani. Ibig sabihin, nagpakita siya ng kakaibang physical package na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng NBA. May mga tanong na bumabalot sa kanyang future sa NBA. Una ay kung siya ay mananatiling malusog. At pangalawa, if the laws of physics really are that flexible. Napatunayan ni Ohtani na isa siyang tunay na player, pero dala niya ang malalang issue sa kanyang kalusugan, nagkaroon siya ng injury. Naway si Victor Wembanyama ay magtagumpay na hindi apektado ng mga ganong problema. At anuman ang mangyayari, no doubt aabangan natin ang kanyang mga laro sa regular season. At nakatakda ang pagbukas ng regular season ng Spurs ngayong Miyerkules kung saan sila ay magtutuos kontra sa Dallas Mavericks. At hindi na ito isang preseason exhibition kundi ang simula ng tunay na laban para kay Victor Wembanyama at sa buong koponan ng San Antonio Spurs. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.